Hi mga karadyo, magandang araw po sa ating lahat. Meron po tayong bagong launch ngayon na radio na galing po sa Cygnus. Ito. So, ito pong radio na to ay nakaka-excite kasi kakaiba po ito. Hindi ito yung mga katulad ng mga radio natin na nila-launch. Ito po ay kakaiba. Ipe-present ko na po sa inyo. Ito po ang bagong Cygnus NX200UB. So, kung makikita niyo po, itsura pa lang po, napakaganda. Ayan o. Ang ano po nito, ang kakaiba dito sa NX200UB po natin ay ano po siya, dual band radio plus POC radio. So, kakaiba po yan. Ito po yung all-in-one. Ito po yung mga ito yung radio na hinahanap ng iba na gusto nila POC, gusto din nila conventional na two-way radio. So, ang maganda po dito, dual band na siya, VHF and UHF plus POC po. Yun po yung kagandahan sa kanya. So, ito po, i-unbox na natin ang bagong NX200UV. Yan, so umpisahin po muna natin sa kanyang charger. Yan, so ito po ang kanyang charger, kanyang desktop charger. Meron din po siyang kasamang adapter. Ayan po, so para sa ano talaga yan, sa kanyang charger. Yan. So, meron din po tayong antenna. Ito po ang kanyang dual band antenna. Ayan po. 136.174.400.470. So, SMA female po siya. Kanyang antenna. Okay. Meron din po siyang kasamang battery. Ito po. Ang battery niya ay 3,100 milliamperes. Ayan po. Ayan po. Ang kagandahan po sa battery niya, pwede ka pong mag-charge. Type C. Ayan. So, pag nakalimutan mo yung desktop charger, pwede ka pa rin mag-charge. Using your charger. Your cellphone charger. Ayan po. And ito na po, ang pinaka-highlight po sa lahat. Siyempre, yung mismong unit. Ayun, o. Oh. Diba? Ayan po siya. 5 watts po siya. Yan, 400 to 470 MHz sa UHF. Sa VHF, 136 to 174 MHz. Tapos, LTE na rin siya. Ayan po. Cygnus. Ayan po, o. Oh. So, parang medyo ano siya, may IP rating siya kasi may rubber siya dito. Okay. So, PTT po. Ayan. Dalawa yung PTT. Ito po yung sa dual band. Ito yung sa POC. Okay. So, ayan po. Meron siyang knob dito. Ito po yung pinaka ano niya, off. At saka volume knob. Tapos, ito po yung kanyang antenna. Ayan, no? So, sige, buuin natin at para ma-check po natin at mabuksan natin. Ayan, so SMA siya, di Roscas lang. Okay. Tapos, yung battery niya sa likod is iganto po siya. So, ayan po, slide lang po. Slide up lang. So, ayan, maglalock na siya. Tapos, ito po yung ano niya, pag tatanggalin yung battery, then slide uli. Ayun. Pagbabalik. Okay. Ayan po. So, ayan na. Open na po natin siya. Ayun. No? Colored screen po siya. Ayan. So, ayan. Dual band po siya. And, I think this is also dual standby. Ayun. No? So, dalawa. Ito, nakikita na. Yung UHF na sa taas, VHF sa baba. Okay, so ayun, yung POC, naka-pinrogram na po namin. Ayun, yung Jiberia, naka-ano na rin siya. Yung ang aming channel po. So, ayun.
So, pag magano, tatry po natin. Ayan po. So, pag pinipindot ko, lumalabas yung ano, ayan. Yung arrow up. Ibig sabihin, nagtatransmit po ako. So, ayun. Pag ililipat siya sa baba, ito po. Pindutin lang yung red. Ayan. Okay. Tapos, pag POC naman po, sa baba na, ano, PTT. Ayun. So, okay. Tapos, ang kanyang, ano po, tingnan po natin ang kanyang, tanggalin natin. So, ayun po, oh. Ayan, meron po siyang, ito po, lalagyanan po ng SIM slot. So, dalawa po yung SIM slot niya. Ayan, 1 and 2. Nakikita niyo po, ayan, dalawa yung SIM slot. May nakalagay na po tayo na SIM sa number 1. Sa number 2, wala. Meron din po siyang Type-C dito sa mismong radio. Tapos, meron din po siyang ito po, 2-pin na earpiece. So, I think parang katulad to sa Motorola. Kasi, hindi siya kasing layo dun sa, ano, sa Kenwood type na, ano po, na earpiece. So, ayan. So, ayan po. Maraming salamat po sa panonood. Meron pa po tayo mga video na ilalabas dito na katulad po ng next video po natin, yung i-connect po natin yung ibang radio tulad po ng ano ng yung NX 100 Gen 2 compatible po sa kanya and yung NX 300 po. Bali kaya po nila mag-connect tatlo. So yun lang po, this is Gerald po. Maraming salamat po. Stay tuned.